Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Magandang umaga, classmate. Magandang tanghali, Miss Asia. Magandang gabi, mga heartbeat. Walang kokontra! Sa grupo, nag-aangad ng ulo. Okay. Ano? Anong topic natin ngayon? Pero maganda. Alam mo naman, malapit ng eleksyon ngayon. So, alam mo kung anong mga ganda mga topic natin ngayon. Kandidato sa presidente. Isang one LCM. Sino ba yung mga presidente niyo? Ikaw, sino? Bakit si Marroas? Ba? Si akin si Binay. Sa'yo? Miriam Santiago. Ako, Duterte! Sa akin, siyempre, wala na natira. Sipo na lang. Okay. So, ano masasabi mo sa kandidato mo? Ang kandidato ko, para sa panghusgang lipunan ng Mapua na nagpapakalat ng litrato, ng politiko na umakait ang kanit sa baso, at umiinom ng tubig sa plato. Si Liberal Party Starter Mayor Marroas ay nagsabisyo sa gabinete ng Pilipinas simula 2012 mula nang mamatay si former DILG Secretary Jesse Robredo na siya rin asawa ni Lenny Robredo na Vice President ni Marroas. Bukod pa man, naging Secretary din siya ng Transportation and Communication simula 2011 hanggang 2012. Naging Secretary din ng Trade and Industry from 2000 to 2003 at senador simula 2004 hanggang 2008. Siya rin ang apo ng ating dating pangulo na si Manuel A. Rojas na makikita natin sa 100 peso. July 31 nang magsimula ang pangampanya ni Marroas, simula nang i-endorse siya ni Pangulong Benigno Aquino III. Nagpasa siya ng Certificate of Candidacy noong ika-15 ng October taong 2015. Kasama niya ang kanyang asawa ni si Corina Sanchez na busy sa pagtatakip ng butas ng kanilang isang. Pagyan natin ang panayang ni Bayaw Franco sa palengke bukol kay Mr. Marie. So yan mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa palengke ng Kahinta upang mangingin ng opinion ng ating mga tropa kung sino sa tingin nila ang dapat susunod na maging pangulo ng ating bansang Pilipinas. Pero bago yan, kain muna tayo, nagugutom na ako eh. So ito na, tara na, mag-interview na tayo. Isang pulang tayo. Kuya! Oh. Tatanungin ko lang po kayo. Sa tingin nyo, sino dapat ang marapat-dapat na maging presidente ng ating Pilipinas ngayong susunod na halalan? Saka bakit po? Para sa akin si Vice Binoy. Bakit naman kaya? Kasi maraming isang karanasan sa Makati. Maraming isang naging karanasan na ibusog na kung yung nanunungulat ka sa Pilipinas bilang isang naging MD chairman siya. Naging kung siya yung president. Kaya dyan ay bubuto. President Binoy. Okay, salamat po kaya. So, Nanay, sa tingin niyo po, sino po ang dapat na susunod na ating presidente? Tsaka po bakit? Parang Binay. Sino nga po? Si Duterte nga sabi ko eh. Si Duterte po. Para po. Para mabago na po. Mabago naman. Maraming salamat po. Yeah. Sa tingin nyo, sino ang susunod na dapat na maging presidente ng ating Pilipinas? Tsaka bakit? Sino nga po sa tingin nyo mo? Duterte. Bakit po? Magbago. So, okay lang sa inyo na ibalik yung death penalty natin? Okay lang. Maraming salamat po ya. So, ayan, narinig na natin ang opinion ng ating mga kasamaan dito sa palengke. Ngayon, nasa sa kanila pa rin ang desisyon kung sino talaga ang dapat nilang iboto para sa ating susunod na magiging pangulo. Maraming salamat.
Dognog, Pantab, at laki sa hirap, yan si Binay. Siya ang 16 na vice-presidente ng Pilipinas. Nag-lingkod din siya bilang mayor ng Makati. Siya rin ang pangulo ng United Opposition at PDP Laban. Pangasawa niya si Elenita Sambilio na naging mayor din ng Makati. Si Binay ay dineklara ang kanyang pagtatakbo sa pagkapangulo noong September 2011 sa ilalim ng PDP Laban. Opisyal lang nagsimula ang pangampi niya para sa 2016 presidential election at nagkisa ni Jejo Marbinay ang pangampi niya sa Mandaluyong. Si Binay rin ang may pinakamaraming nagastos sa TV ads. Ayon sa Nielsen Philippines, si Binay ay gumastos ng 500,713,000 sa TV ads. Simula noong November 20 last year hanggang January 2016. Ngayon, pakinggan natin ang anayape Jojo Binay na nagbabalita, Rafael Tenorio. Magandang hapon po. Ako po si Rafael Tenorio, nag-uulat sa harap ng Adin Building sa may Mapua. Ngayon po ay hanap po ako ng may interview tungkol kay Binay. Po ngayon ang aking guest. May mga bibigay lang ako sa iyo ng tatlong tanong tungkol kay Binay. Nais mong sagutin ng maayos mo. Yung unang tanong ay, anong masasaya mo sa pagtakbo ni Binay bilang presidente? Masasabi ko sa pagtakbo ni Binay, sa totoo lang ngayon, maganda naman yung pagtakbo ni Binay kasi ayon sa survey, sa simula ng na-disqualified si Grace Poe, si Grace Poe ngayon napunta sa third place ng sa presidential candidacy. So second ngayon si Rodrigo Duterte at medyo nagsushooting ngayon si Binay sa candidacy niya kasi nga marami siyang pinuputan at feeling ko siya rin yung pinakamasipag na mag-candidate ng presidency niya. At the same time din, kaya medyo maganda rin na maging presidente rin si Binay kasi nga kaya niya katulad ng ginawa niya sa Makati, kaya niyang gawin, pwede niyang gawin yun sa Pilipinas. Katulad ng lahat ng mga residente doon sa Makati, meron silang free medical fee, parang ganun. And the same time, lahat ng mga senior citizens, meron silang free birthday cake, parang ganun. Next na question ay, kung ano si Binay bilang presidente, sa palagay mo, karapat dapat siya mo? Sa tingin ko naman, oo. Kasi nga, yun nga ito yung sinabi ko, yung about dun nga sa ginawa niya sa Makati. Naging maayos naman yung takbo niya dun, and then naging maayos naman yung mga nangyayari sa Makati. Tapos malinis naman, tapos na parang sa Pilipinas, ayun yung parang masasabi natin pinakamalinis, pinakamaayos na na city sa Pilipinas. Okay, huling tanong bago ko tapusin to. Sige, ulit. Buboto mo ba si Binay o hindi? Hindi. Sino yung boboto mo ngayong election? alam kong maganda yung magiging may idudulit ni Binay kapag siya naging presidente, pero mas pipiliin ko pa rin si Rodrigo Duterte kasi nga katulad ng mga sinerge ko din sa internet about sa Davao, maganda yung pamamatakbo ni Duterte sa Davao, in the same time din criminal free. So masasabi natin kapag si Duterte yung naging presidente, masasabi natin magkakaroon ng discipline sa bansa natin. Kasi hindi natin kailangan ng demokrasya. Ang kailangan natin order and then peace. Okay. Para magkaroon tayo ng tahimik na bansa. Okay, patuloy ng ginagawa ng ibang bansa. Salamat Jason Soto sa interview na to. Okay. Salamat si Rafael Tenorio at ganda hapon ko ulit. Thank you. Well guys, kung gusto niyo ng Miriam Magic, yan yung tinatawag kay Miriam Defensor Santiago noong mga kabataan at mga ordinaryong Pilipino. Noong tumakbo siya ng presidente
noong 1992 at aabangan natin ngayon kung tatalab pa rin yung Miriam Magic. Si Miriam Defensora Santiago is now suffering from stage 4 lung cancer, but dismisses concerns about her health and instead focuses on anti-corruption crusade. Ito din, noong Valentine's Day, nagkaroon ng kasalukuyang meet and greet sa Inari Center si Miriam Defensora Santiago ng mga kabataan at mga ilang Pilipino. At sinabi niya na it is time for young people to take order and that if she wins in the elections, at least half of her cabinet will be from the youth sector. And to make that happen, she said that the youth have to be trained as early as possible. Now, kung gusto niyo ng isang administrasyon na malinis, courageous, at government with academic excellence, Miriam Santiago is the key. Zard, kung totoo man tatalog pa yung Miriam Magic niya, pakinggan nyo nga yung side ng mga interviewee mo. Magandang hapon po. Ako po si Sergeant University Sargento ng Group 4 ng SS11. At kasama ko ngayon si Gab Papa na ating tatanungin kung pabor ba siya kay Miriam Defensora Santiago bilang maging presidente ng halalang ito. Ngayon, Gab, ano masasabi mo kay Miriam? Sa totoo lang eh, marami naman nagawa si Miriam Santiago at idolo na siya ng marami. At saka makatotohanan naman ang layunin niya. Yun nga lang, isa niyang problema eh, katulad nung kay Duterte, nung gusto niyang i-repeal yung Visiting Forces Agreement ng Pilipinas tsaka ng Amerika. Well, kung ako, papayag ako doon, kung meron tayong isang fully functioning na Philippine Navy, yun nga lang, kulang tayo sa mga barko. Tsaka nung huli kong tinignan, may isang barko na bumalik pa sa Puerto Princesa dahil nasira daw. So talagang kailangan muna natin, as of now, na may mga Amerikano dito para naman maprotektahan tayo. So overall, yung international policy lang talagang hindi ako payag kay Miriam. So, pabor ka ba kung siya magiging presidente ng ating bansa? Well, kung siya ang mahalal na bagong pangulo, eh, ano pa magagawa ko, eh, tingnan na lang natin. Maraming salamat sa iyong panayam, Gab, Papa. At ayun po, at patungkol kay Miriam Defensora Santiago, kung pwede ba siya maging presidente ng ating bansa. Back to studio. Alam mo, ang mamasamang elemento lang naman ang mamamatay dyan sa mga corrupt officials. Kaya magandang piliin natin ang presidente na may iron hand at sinasabi natin may political will talaga. Kasi si Duterte, bago siya magiging presidente ngayon, naging vice mayor muna siya, naging mayor ng ilang beses, at naging congressman din ng Davao. Paano niya napatino yung Davao? Actually, sa umpisa lang, maliliit lang ng batas ang ginawa niya. Isa doon ang curfew at saka pag-prohibit ng mga drinkings and liquor sa mga bata at mula alauna hanggang alas 8 ng umaga ay wala ng umiinom at mga batang pag-alagala sa lansangan. At saka isa pa, ginawa niya, nag-set lang siya ng speed limit sa pinaka-town ng Davao, which is nasunod naman. Ibig sabihin, kahit maliliit lang na batas at saka natutupad, mas ma-impose natin yung mga sinasabi natin batas na may pangil talaga. Iba dyan kasi is may batas nga pero hindi naman nasusunod. So kung maging presidente si Duterte, lahat ng mga batas natin ay talagang i-impose talaga niya. Lalo-lalo na sa mga kawatan ng official ng bansa. Diba? Tama ba? Oo, tama na. Hey, reaction. Mula alauna hanggang alas 8 ng umaga ay wala ng umiinom at mga batang
pag-alagala sa lansangan. At saka isa pa, ginawa niya, nag-set lang siya ng speed limit sa pinaka-town ng Davao, which is nasunod naman. Ibig sabihin, kahit maliliit lang na batas at saka natutupad, mas ma-impose natin yung mga sinasabi nating batas na may pangil talaga. Iba dyan kasi is may batas nga pero hindi naman nasusunod. So kung maging presidente si Duterte, lahat ng mga batas natin ay talagang i-impose talaga niya. Lalo-lalo na sa mga kawatan ng official ng bansa. Diba? Oh, Bridget, ano masasabi mo dyan? Hi, I'm Bridget Tarato. Nagsasabi, handa na ba kayo? Handa na sa halal ng 2016. Tara! Kuya, pwede mo pa namin kayong interview about sa halal ng 2016? Oo. Kuya, dapat ba o di dapat maging presidente sa ito? Hindi. Bakit? Kasi para sa akin, hindi siya president quality. Sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Ano bang quality? Yung quality na makikita mo talaga ang maasahan siya, marunong siya, at may alam siya sa pinagagawa. Pinaka-paborito kong usapan. Hindi ko siya paborito sa kandidatura, pero siya lang yung paborito kong pag-usapan. Kilala niyo naman, si Grace Po. Alam niyo ba na permanente na sa kandidatura si Grace Po dahil naka-imprenta na ang pangalan niya sa mga balota na ginagawa ng COMELEC? Matapos ang lahat ng aberya tungkol sa eleksyon at sa kandidatura ni Grace Po, natupad din ang matagal niyang hinihiling na permanenteng makatakbo sa halalan ngayong eleksyon. Mukhang malakas ang hapit ni Grace Po ngayon sa Supreme Court. Dalawa sa naturang issue ni Grace Po ay ang tungkol sa kanyang residency, maging ang kanyang pagiging natural born citizen na malakas na binabatikos ng masa at ng mga sangay ng gobyerno. Kasalukuyan namang may TRO or temporary restraining order ang Supreme Court sa desisyon ng COMELEC tungkol sa kandidatura ni Grace Po, kaya naman ang pangalan niya ay nasa balota pa rin sa eleksyon ngayong 2016. Ngayon naman, tatanungin natin si Danny Cavillanueva sa mga nangyayari ba, ano ba tingin ng mga tao dyan sa labas? Danny ka? So, salamat, Mayor. So, natito ko ngayon sa Jail Department para mag-interview ng mga sa loobin nila kung ibuboto ba nila si Grace Po. So, nandito si Elaine Lopez para tanongin siya kung paano buboto ko ngayon manalan. Ibuboto mo ba si Grace Po? Oo, sa kadahilan ng pro-LGBT. Go pro-LGBT! Okay, salamat Elaine. Meron na naman akong pwedeng ma-interview dito. So, si Alexis Alano. Kung darating na halalan, ibuboto mo ba si Grace Po?
ko ipoboto si Grace po. Kasi sa tingin ko, hindi niya alam ang dapat na gawin kapag siya ang mahalala ko. Salamat, Regis. So ayun na nga ang mga pahayag ng aking mga interview. Ipoboto pa nila si Grace po. So back to studio. Baka iwan naman tayo niyan. At saka ipakain tayo sa mga Amerikano. Grabe ka naman. Ayan, tapos na natin yung limang kandidatura. Ano na? Tara, huwi na tayo. Bagay. Ano? Tapos na. So, kay Mar, kay Binay, Santiago, Duterte, at kay Po. No, bahala na kayo sino pipiliin nyo. Ako si Anna Lusadut. At ako si Brian Silver. Ako si Jeric Talal. Alan Villegas. Ako naman si Daniel Saison. At ito ang... Grupo Nag-aangat ng Uno.